Okay, so yun, magandang hapon uli. Adjust ko lang yung camera ko muna, ha. Okay, so pwede na siguro yan. Okay, so ulit, magandang hapon. Kung may viewers na po tayo, so please comments or likes para alam natin may viewers. So yun, mayroon akong viewers kagad, dalawa, ang bilis, no? Yung wala pang alas 3, may nag-aabang na pala. Yun, si Ju Ali na naman, sir present, si Hero Yoy. So yun, magandang hapon sa inyo. Shoutout sa inyong dalawa. So, si Ian Olvido, so present din, okay? So, magandang hapon din sir, Ian. Shoutout din po sa inyo. So, yun, magantay-antay tayo kunti, no? Pag alas 3, umpisa natin. So, medyo mahaba-haba itong gagawin natin kasi minsan, medyo maliit. So, madali lang gawin. Itong malaki, medyo mahirap gawin. So, yun. Yun nga. Bali, kung nga pala, no? So, suot ko muna yung ano ko, no? Yung headset para marinig ko yung boses natin. So yan, mamaya may welcome ako sa inyo, lahat ng viewers. So sana mabilis tayo dumami para marinig nyo yung welcome ko sa inyo. So yan, andyan na rin si Mark Joel, so si Peris Kogyat, okay, so watching na rin. Wait lang, bring din on camera. Sige, bayaan mo na yan. Okay. So, yun. Nasa 14 na. Okay, 15. So, yun. 15 na. Sa lahat na viewers na mahigit na 15. So, ulit. Magandang hapon. Keep safe. Okay. So, yun. Then, ulitin ko lang. Mayroon pa rin tayong pre-pick up and delivery, so extended hanggang October 31. And yun, may upcoming tayo na bubuksan uli na concept store, so Malolos, Bulacan. Okay, so MacArthur Highway yan, si Twin Hardware or Twin ano yun, nakalimutan ko na tuloy. Sige, basta watch out na lang dyan sa post ko. So this coming 28 yan, so bubuksan natin siya uli. Okay, so grand opening niya sa 28, pero hanggang 31 yan, so 3 days. 28, 29, 30, 31, 4 days pala. Okay, so medyo marami-rami na rin tayo, and then alas 3 na. So again, shout out sa inyong lahat, viewers. May welcome ako sa inyo, so sana magustuhan nyo. I love you. Okay, I love you all. Okay, so alas 3 na, umpisa na natin, no? Dyan lang kayo, manood lang kayo dyan, makinig lang kayo dyan. Makinig kayo kay DJ Myung. Okay, so pero mamaya tanggalin ko yung headset ko, medyo mahirap kasi gawin natin yung 8:45. So tatanggalin ko yung headset para mas komportable tayo gumalaw. Okay, so yun nga, shout out din sa Bosch Power Tools Philippines, no? So shout out din sa mga busing-busing natin dyan, kung sino man nandyan. Ayun, si Alvin Curios. So nandyan si Sir Alvin Curios, nanonood. So pwede nyo, pwede na kayo magtanong-tanong kay Sir Alvin. Okay, so game. So yun, tanggalin ko na. Sige, mamaya na, pagbukas ko na lang. Okay, so kung nakita nyo yan, so yan yung topic natin ngayon. Medyo malaki yan, so binibitawan natin yan, nakakatayo pa rin. GBH 845DB. So usually dyan, ang gumagamit nito yung mga miners natin. Pero of course, gumagamit din naman tayo, di ba? Pati hindi miners, so mga construction site, kahit hindi construction, basta contractor, so gumagamit nito. So turo pa rin natin, siyempre maintenance, okay? So kung ano yung dapat i-maintenance natin dito, no? So alam niyo naman kung ano yung topic natin tuwing Friday. So
Okay, so GB, it's 845. So, pakita ko lang sa inyo muna. Then, pakita ko rin sa inyo yung tools na dapat gamitin natin. So, medyo marami-rami ito. Cordless. So, kasama yung cordless. Screw bit adapter. So, kabit na natin yan. Ipitan natin ng gusto. Okay. Number 13 na back range. So, mayroon tayong panundot para doon sa may carbon brass. Okay. Carbon brass spring. Number 25 na torque screw bit. At saka yung kasama doon sa set ulit na 14 pieces. So, kailangan natin to para magmano-mano tayo. Long nose plier. At saka flat screw. Okay. Then, dalawang stair clip. So, inside and outside. Mayroon tayong tube. So, D1 ba yan? Alam ko, D1. Okay. Next, so, mayroon tayong mallet na martilyo at saka yung crocodile plier natin. Okay? So, start na tayo. Tanggalin ko na yung headset ko. Okay? So, kung may mga comments, comments lang dyan. Kung may mga tanong, tanong lang. Sagutin natin yan after ng session natin. Okay? So, of course, natanggal. So, sasaksak natin yan sa saksakan natin. Okay, so yan po yung saksakan natin. Siyempre, testing muna natin kung gumagana, di ba? Maririnig nyo naman. Okay, so number one. Pakita ko lang na hindi rin siya umiikot. Okay? So, yan. Nakasindi lang siya. Ibig sabihin lang, nakasindi siya, di ba? So, alam niyo naman mga function na nandito, di ba? So, pag nandito, may rotary siya, at saka chipping. Yung dito, chipping lang. So, ito yung sa gitna, yung neutral position niya. So, kung napansin nyo, ilagay natin siya neutral kagad, di ba? So, maintenance kasi tayo. So, next. Tanggalin na natin sa saksakan, okay? So, yun, tinanggal ko na sa saksakan, no? So, safe na tayo para buksan, okay? So, buksan na natin siya. Adjust ko yung camera ko para makita nyo sa baba. Kahit hindi nyo na ako makita, no? Basta importante, makita nyo yung mga parts sa baba. Okay, sana makita nyo yon. So, pag dito banda, makita nyo po ba? Adjust ko po konti, atras. Sana aabot pa. Okay, so yan. Aabot na, no? So, dito na ko na lang ihilira yung tools ko. Sana, para mag-adjust tayo. Para kitang-kita nyo yung lamisa ko na yun. Okay? So, nasa sentro naman, no? So, go game! Okay, game. So, of course, buksan na natin, patayo, ang handle. So, kung napansin nyo, hindi natin tatanggalin yan. Yan yung gawin natin base. Okay, so, para hindi siya matumba. Yan. So, kita nyo naman, okay? So, number 25. Number 25. Okay? So, carbon brass muna ang unahin natin. Tanggal. So, dalawang screw dito. Hindi ko napakita sa inyo kung paano magtanggal, madali lang naman. Okay, so dalawang screw. Yun na yung dalawang screw. At saka yung cover, angat na natin. So, yun na yun. Lagyan na natin yung screw dyan sa cover. Tapos, hilira ko na dito sa lamisa ko. Next! So, yan na siya. Bukas na. Okay, so, kuha tayo ng long nose. Para tanggalin natin yung carbon brass natin. So, carbon brass natin, ito at saka yung dito sa kabila. So, tanggalin natin yung terminal. Pag may long nose kayo, madali lang naman. So, alalay lang para hindi mabigla yung paghatak. Next. So, gamit tayo nitong lifter natin para maangat natin yung spring para hindi tayo mahirapan magtanggal ng carbon brass. Okay? So, patong ko lang doon sa may patong ko lang dito sa cover. So, nandiyan na yan. Okay? So, carbon brass. So, alalay lang ulit para hindi magbigla. Okay? So, meron pang isang wire. Okay?
So next, lifter ulit para buhatin natin yung spring, okay? Okay. So hanggang na siya. So next, so libre na siya. Wala na yung carbon brass. So tanggalin pa natin yung mga wire na yan, yung terminal, yung tatlo. So angat lang. Okay, angat lang din dito sa kabila. Then ganun din sa kabila. Okay? So natanggal na natin yung tatlong wire. So ang sunod noon, next, ito yung screw dito sa may handle, okay? So yun nga po. Hindi ko na po papakita sa inyo, no. Basta may screw dito sa likod. So ganun pa rin, number 25. Okay. Pakita ko na lang mamaya pag natanggal ko na. So shout out diyan sa mga viewers natin. Magandang hapon. Keep safe. Okay, so atakin ko na kasi wala nang screw, okay? So then of course, itataob ko para makuha ko yung mga screw ko. Para maipon ko yung mga screw ko para hindi mawala. So, anim, okay? So, ito yung screw natin na anim. Ito lang, sa cover. Lagay mo lang sa cover. So, ito yung likod niya, okay? So, yan po yan. Yan, kung napansin nyo yung mga butas, yan po yung galing sa screw. Ito po yung loob niya, okay? So, nandyan po yung speed adjuster. Okay? So, ito po yung based ay adjuster na to. Okay, so tabi ko lang po yan dito sa tabi na lang ng headset ko, okay? So next, dahil natanggal na natin yung likod, so libreng-libre na po siya. Yan, okay. Libre na rin, libre na rin dito. So pinaka next natin yung screw pa dito sa katawan. So mayroon pa yung screw. Tanggalin na natin lahat na screw para libre na tayo doon mamaya pag bukas natin. Okay? So pare-parehas lang naman yung screw niya, lahat, parehas lang yung laki, parehas yung haba. Okay? So next, kuha ko ng basahan para isapin ko dito sa may lamisa ko. Okay? So yun nga, yung basahan na yan, dapat kasama pa rin lagi yan sa pag repair natin. Okay? So yan po siya. Naka tayo. Okay? Kita naman po, no? Sige, kita naman. Kina. So, flat screw para po dito sa may rubber cup. So, baba lang natin yan. Sundutin yung rubber cup. Okay, so, yan na po yung rubber cup natin. Kilira natin yan. Yung sleeve, at angat lang. Okay. So, angat lang yung sleeve. So, next, yung circlip dito na matigas. So, gamit tayo ng circlip remover na outside. Tsaka yung flat screw natin. Okay? So, ito yung gamit na dalawa. So, ito po, ilalak po muna natin, no? Para hindi siya mag-ikot. Okay? No? Mag-ikot pa rin, ah. Okay? So, birahin po natin ng tawag nito circlip, then kailangan po natin ng flat screw dito sa ilalim. Oops, so yun, bumalik ulit. Okay, so kailangan po hindi na siya bumalik pagka nasundot nyo. So tuloy-tuloy lang po yun hanggang umangat siya sa likod. Okay, so simula tayo sa harap hanggang sa likod. So kung napansin nyo po, dito ako nagsimula sa akin, pero nakita nyo naman po kung paano kung sinundot yung circlip, di ba? So okay, so ito na po yung circlip natin. So tuloy na po natin tanggalin yan. Okay, so ayaw sa plat. Dito po tayo sa may circlip pa rin. Okay.
So, ganun na po talaga, medyo madulas. Ingat lang po konti ha, para hindi matusok po yung kamay natin. Tatanggal din po natin yan. Oops. So, kung napansin niyo po, ito yung mahirap na tanggalin, no? Dito tayo tatagal konti. Madulas. Okay. So, madulas lang po, ha? Timingan ko lang siya na hindi dumulas para maangat natin. Wah! Yeah. Wah. So, medyo mahirap po talaga ito. Okay, andyan na po, nakaangat na po siya konti. Ah. Okay, so mga tapo, andyan na po siya. So, matatanggal na po natin siya ngayon. Okay, so mahirap lang po talaga siya. Dahil napakatigas po talaga siya. Okay? Malaki po 'yan. So, libre na po. Madali lang po nang gagawin natin. So, doon lang po tayo mahirapan sa circlip na 'yon. Okay? So, inangat na natin yung sleeve. Okay? So, pwede naman matanggal ng baliktaran 'yan. Okay? Pero mas maganda kung ano yung posisyon. Balik muna natin total bago pa. So, kung ano yung posisyon niya, balik po natin 'yon. Okay? So, tanggalin natin yung key. Yung lock para doon sa talim. Okay? So, dalawa yan, kabilaan. So, yan. Makita naman, no? Okay. So, spring at saka yung indexing disc niya or plate. Okay? So, indexing disc tawag namin dyan. Okay. So, tanggal na siya, di ba? So, tanggalin natin yung cover. Okay. So yan lang po, ganyan lang po pagtanggal. Lagay ko lang po dito. Okay. So next, may rubber po dito. So tanggalin po natin yung rubber na yan. Pwede naman po baliktaran yan pagbalik. Okay. So may circlip pa dito na isa. So pero ito mas malambot na to. Hindi siya katulad ng isa na medyo matigas talaga. Okay. Hindi po angkop sa posisyon ko. So, iganon ko po siya para nasa posisyon ko. Okay? Wait lang ha. Medyo mahirapan ako pagka hindi angkop sa posisyon ko. Okay? Okay. So, yan na po. Nakaangat na siya. Pwede na po natin i-tayo yan. Para masundot natin po ng dahan-dahan ulit. Hanggang makapunta po tayo sa likod. Okay. So, yan na po siya. Nakaangat na po doon sa kanal. Okay. So, kung napansin nyo po, pag-angat natin, simple lang, di ba? Kasi medyo malambot lang ito. Okay? Hindi siya ganun katigas compare sa isa kanina. Okay. So, yan na po siya, yung circlip na yan. Diyan lang po tayo mahirapan sa mga circlip na yan. Pero kung kumpleto naman po tayo ng gamit, kunting tiyaga, matatanggal po yan natin. Okay? So, next, tanggalin natin yung plate. Okay, so may plate pa po yan. Okay. So, mayroon pa pong mga pin, straight pin, or
roller, okay? So, tanggalin lang natin ang lungnos. Okay? So, kung may tanong, pwede po ba ibalik kabilaan? Pwede, okay? Pwede po siya ibalik ng kabilaan mamaya. So, wala naman po siyang palatandaan. Okay? Okay. So, nandiyan sila. 2, 4, 6. Anim. Okay? May circle pa po dito na malaki. So, kailangan po natin tanggalin yan. Yung inside naman. So, ulit. Baguhin ko yung position ko para comfortable ako, no? Kung napansin nyo po, kaliwa po yung ginagamit natin. Kaliwiti po tayo. Okay? So, yan na po. Tanggal na yung circlip na malaki. Okay, so libre-libre na po tayo dyan. So, balikan lang po natin ang dalawang pin. Tinanggal na natin kanina para libre yung circlip lumabas. Yung malaking circlip na yun. Okay? So, balik natin yung dalawa. Next. Of course, yung screw dito na anim sa harap. Okay? May screw dito, may screw dito, may screw dito. So, yan po yung tatanggalin natin. Okay? Natin dyan ulit, hilira lang. Okay. Okay. So, yan yung screw nya, mahaba. Medyo mahaba yan kasi connected yan. Kung ganyan kahaba, connected po yan dito sa may motor natin dito. Okay. So, dyan po siya nakakonnect, kaya ganun kahaba po siya. So, yan na po yung cover na tinanggal natin. Kung napansin nyo po. Okay. So, yan po, puno na yung lamisa natin, no? Okay. So, natanggal na natin yung cover. Of course, pwede na rin natin tanggalin yung motor housing at saka yung gear housing niya. Okay? So, angat lang. Nakita nyo naman. Okay? So, tabi po muna natin dyan. So, clap-clap muna dyan, clap-clap. Okay. So, ito na po yung unahin natin tanggal. So, ito na po yung gamit natin yung back range natin na 13 at saka yung crocodile flyer. So, tabi ko po para makita nyo kung paano tanggalin. Okay, kita nyo naman po, no? Yun. Tapos, yung nut po, imbis na pakanan yung pahigpit, pakanan po yung paluwag nito. Okay? So, baliktad po itong thread niya. Okay? So, counter, ano to? Clockwise po yung higpit niya. Okay? Ah, yung higpit, yung paluwag, okay? Yung paluwag po niya clockwise. So, counterclockwise yung pahigpit. Okay? So, ito po yung nut niya. Tabilan natin dyan. Tanggalin na natin yung armature. Okay? So, makita nyo ng paghugot, no? Yan po yung armature niya. Okay? So, mamaya, balik tayo sa armature dyan. Para po, again, kung paano maglinis ng armature natin. Okay. So, yan na po yung butas. Okay? So, yan po yung likod. Yan po siya. Okay? So, tanggalin lang natin yung green, yung air deflector. Dali lang naman tanggalin yan. Okay. So, yan na siya. Tanggal na. Dali lang tanggalin.
So open na siya para mag linis, mag maintenance, okay? So yung bearing dito, sungkitin lang natin yan, tanggal naman yan. Okay, so ito yung bearing niya with rubber, okay? So tanggalin natin para makita nyo. Okay, so yan. Yan yung bearing at saka yung rubber. So pwede naman yung kabilaan, no problem. Okay? So dahil nabuksan na natin to, unahin na natin ito i-maintenance. Kasi para po lumuwag yung lamisa ko, para bago tayo pumunta dito sa gear housing niya or impact mechanism, okay? So of course, unahin natin maintenance ito at saka ito. At saka ito para mabalik na natin kagad. So simple lang, again, tawag ito, compressor, hanginan lang yan or sundot-sundotin ng flat screw para matanggal yung talagang nakadikit. Tapos hanginan. So next, ito ganun din, hanginan, brass, okay, pwede brass para matanggal. So brassin natin, tapos saka natin hanginan uli ng compressor natin para malakas, para talagang tanggal na tanggal yung likabok. Okay, so next, yung bearing natin, okay. So yung bearing natin, pwede natin sundutin itong tawag ito, rubber seal. Okay, so rubber seal, pwede natin sundutin yan para matanggal natin yung rubber seal na yan, malinis natin yung mga ball bearing. Okay, so balik ko na armature. So armature tayo, okay. So siyempre may mga likabok yan dyan dito sa kabila, sa loob. So sundot-sundot talaga yan, tsagain talaga natin sa sundot kasi mga butas-butas yan, mga maliit yan. So wala tayong choice dyan, hindi kaya i-brass. So ganun pa rin, sundot-sundot yan dyan, yung madumi. Okay, so dito, hanginan lang po natin yan, tutukan lang po natin ng hangin dyan, ito, para po matanggal yung maalikabok dito sa loob. Ganon din po sa may commutator, okay, ito yung commutator. So kung basa po ng grasa yung kamay natin, huwag po tayo humawak sa commutator natin. Ito yung commutator, ito yung buo armature, okay. So ngayon, paano nga po pala kung mag-spark, no? Pag nag-spark, ibig sabihin nun, pwedeng maiksi yung carbon brass natin, or pwedeng marumi yung commutator natin, or pwedeng stack up yung carbon brass doon sa may butas ng brass holder. So stack up yung carbon dyan, kaya hindi siya ganun kalakas magtulak yung spring. Itong spring, hindi siya ganun kalakas magtulak ng carbon kasi nakadikit dito yung carbon brass sa may ano, sa may brass holder natin. So kailangan po talaga natin linisin yung carbon brass natin, okay? So paglinis ng carbon brass, punas lang, okay? Punas lang para lang matanggal yung mga nakadikit na mga carbon din, para hindi mag-stack up dito sa may brass holder natin, okay? So kailangan po naglalaro yan, okay? So yun ang dahilan ng mga spark natin. So pwedeng marumi, pwedeng maiksi yung carbon brass, pwedeng stack up yung carbon brass sa may brass holder. So next, ang paglinis ng commutator natin, basahan lang, okay? Basahan na tuyo, lagay dito sa may commutator niya, okay? Ganun lang. Tapos kahit higpitan mo ng ano yan, para malinis lang talaga siya, okay? So ganun po paglinis ng commutator, ganun lang po. Okay. So wag po natin applyan po ng liha para malinis, kasi yung liha po yun yung mga buhangin na pwede dumikit dito sa commutator din, hindi natin matanggal. Yun yung cause ng pwede mag short yung commutator natin, okay? So yan po yung bawat segment may mga ano po yan, may function po yan, kaya hindi po dapat pwede magdikit yung dalawang segment niya, okay? So kung napansin nyo po, inahawakan ko total, tuyo naman yung kamay ko. So hanginan lang po natin ulit, okay? Compressor po ulit, okay? So, blower. So sa ngayon wala akong blower, ihip lang, ihip, okay? So pwede na po yun. So kung napansin nyo po kanina, medyo maitim, ngayon talagang kintab na siya, okay?
So next, of course, a symbol na natin. Yun lang naman po ang pag-maintenance sa itong part na to. So balik natin yung bearing natin. Balik natin yung air deflector natin. Okay. So yan na po, nakabalik na. Okay. So balik natin yung armature natin. Okay. Okay, so balik na natin yung nut. So pakaliwa yung pahigpit. Okay. So may tanong? Tanong lang po dyan. Okay. So higpitan ko po siya ng gusto. Yung paghigpit po, ganun lang po. Kung ano lang po yung kaya natin ihigpit, yun lang po yung paghigpit niya. Okay, so tabi na po natin yan. So buo na po yung armature, field coil, motor housing natin. Okay, so tabi na po natin yan. Para maluwag po yung lamesa natin. Next! Dito tayo sa impact mechanism niya. Kung paano natin buksan, then paano natin balik. Okay, so natanggal naman natin yung circlip kanina, di ba, na malaki. So, libreng-libre na po tayo doon. Ibig sabihin, libreng-libre na po tayo mag-open ito. Okay. So, tanggalin lang po natin itong plastic. Basta baka mahulog. Okay. So, angat lang po yan. Tanggal na po. Okay. So, ito po yung gamit ng mallet natin. Tingnan ko lang kung saan banda yung may sira na. Okay. So, may dalawang pin para po mahawakan natin. Then, pukpukin lang po natin. Okay? So, kung napansin nyo po, umangat. Nakita nyo naman, umangat, di ba? So, okay? Angat lang po natin ganyan. Okay. So, pwede rin po natin ganyan magbunot. Okay? So, yun na po. Okay, walay na. Okay, so sinilip ko lang po yung striker dito kung nandito sa loob. So, taktak ko na po yung striker natin. Yan po ah, kay tanggalin ko na po siya. So, kailangan lang po balance pagtanggal para hindi sa sumabit, kaso lang ganun po talaga, sumasabit po talaga yan. Okay, so pukpukin po natin konti para masintro. Okay, so yan na po yung striker niya. Solid po yan na bakal. Okay, so yan po, tinanggal lang po natin yan para malinis natin itong tool holder or rat set sleeve. Okay? Yan na po yan. Patungan po natin na muna lang. So next, ito po yung mga gear sa loob. Tanga, madulas yung kamay ko. Ayaw ko magawak ng madulas, no? Kaya may basahan tayo. Okay, so yan po yung mga gear niya. Kung napansin niyo po, kalas-kalas. So, usog lang po natin yung piston dito sa likod. Okay? So, kanina po yung piston natin nandoon. So, inusog ko po dito para dito makasagad yung connecting rod. Okay? So, flat screw para maangat. So, flat screw lang po para umangat yung connecting rod kasama itong mga gear. Okay? So, yun na po. Okay, so iwanan ko na muna yung gear dyan sa loob. Ito na yung connecting rod niya. So, may tanong sa connecting rod kung pwede baliktaran. Of course, pwede. Pero, yun nga. Kung hanggat may palatandaan kayo, tandaan natin pagbalik. So, tingnan nyo yung kanal ng connecting rod. Okay? Yan. Compare sa kabila. Sana makita nyo. Kung ano pagkakaiba. Okay? So, kung may nakita kayo,
Union. Okay. So, yung walang pangalan nasa ilalim. So, yung may pangalan nasa ibabaw. Okay? So, yun po yung posisyon talaga ng assembly plant. Okay? So, tandaan na rin natin para sigurado. Wala naman diferensya, di ba? Wala naman mawala. Wala naman ano kung ibalik natin sa tamang posisyon niya. Okay? Wait lang. So, naibalik ko pala yung isa kong gamit, no? So, naibalik ko pala dun sa toolbox. Kunin ko lang muna, nandito sa tabi ko. Ibalik ko pala dito. Yung maliit. Wait lang, ha? Okay, so nandito siya. Sa tabi ko lang naman yung toolbox ko, no? So, try ko kung ito ngayon. Ah, okay. So, yung ano pa rin, star pa rin po pala siya, kaya binalik ko. Okay? So, nakalimutan ko rin. Mga tools ko. Okay? So, ito po yung gear na inangat ko. Okay? So, yan. Yan po yung gear niya. So, tabi ko lang dyan. Ito yung sleeve dalawa. Okay? So, again, kung may tanong, itong sleeve na itong dalawa, pwede mabaliktaran. Okay? Pero ngayon, total hindi ko naman siya kailangan linisin dahil talagang bago naman yung ano. So, ibalik ko lang po sila sa tama. So, yun nga po. Tatlo po yan. Kailangan po ito muna. So, yan. Kung napansin nyo po, nag-swak. May guide po yan. Saka may guide din dito. Para mag-swak sila. Oh. Kanina mabilis. Okay? Hindi ko lang na shoot. So, shoot din natin 'tong isang sleeve. Okay? So, yan na po siya. Kasi kailangan po naka-assemble na sila bago ilapag natin dito mamaya sa loob. So, naka-set na po 'yan. Okay? So, ito po yung gear natin. Tatanggalin ko muna 'yung screw na dalawa. May screw po yan na dalawa sa loob. Pakita ko na lang po sa inyo mamaya kung natanggal ko na. Okay. So, ilaglag ko lang po dito sa gamisa ko. Okay. So, kung nakita nyo po, may nahulog dyan na gear. So, yan po yung galing sa loob. Okay. So, ito po yung dalawang screw na tinanggal natin. Okay. So, dyan po yan. Sa butas na yan. Na maliit. Okay. So, ito yung gear natin. Na isa. Tapos, ito rin yung isang gear doon sa ilalim. Okay, so tinanggal lang po natin siya para maglinis tayo. So, wala na po tayong tatanggalin. Yun lang po yung pinakahuling tatanggalin natin. Okay? So, nasa kalahating oras na tayo. Kayang-kaya natin yan, isang oras. Nandyan lang po kayo. Huwag niyo po ako iwanan. Okay? So, ngayon po, maintenance na tayo. Pwede po natin hugasan to. Yun, diba? Pag madumi na yan, mga grasa na yan, pwede po natin hugasan na yan. So, hugasan natin krudo o kaya gas, o pwede naman po natin ihugas yun. So, of course, kasama yung mga brass natin dyan. So, pero tanggalin po natin yung rubber. Okay? Itong rubber na kulay pula, tanggalin po natin yan. Para hindi po madumihan. So, madali lang naman po tanggalin yan. Angat-angat lang yan. Okay? So, next. Siyempre, hugasan natin tong gear. Hugasan natin tong isang gear. Pag nahugasan, patuyuin. So, lahat na hinugasan natin, patuyuin. May needle bearing po siya.
Okay, so sana po yan, needle bearing. Okay, so yan po yan. Hugasan din natin lahat na gear, hugasan lahat na piston, hugasan lahat na striker, hugasan lahat ano. So akala mo marami no? Kasi lahat eh. So ito po, hugasan na rin natin to. Okay, so tanggalin po natin yung pin para maghugas tayo. Okay. Okay. So lahat na pin, hugasan. Okay. So itong mga washer, rubber, hugasan, pati itong tawag ito, sleeve, hugasan na may oil seal, okay? Then pag nahugasan, nahugasan na to, assemble na natin siya. Wala na po tayong tatanggalin. Madali lang naman po maghugas na dito. So balik na po natin. Okay, para hindi po natin makalimutan. Then mamaya po pag nag-assemble, tanggalin po natin uli yan, isa-isahin. Okay? So next, lahat na inugasan natin na to na parts. Okay, sana po nakita nyo naman, di ba? Okay, nakita nyo naman. Lahat na parts na to na inugasan na natin, pati yung screw natin, assemble na po natin uli yan. Balik na po natin. Okay? So ngayon, balik na natin. So kung napansin nyo po, may grasa dito, no? So tanggalin natin yung grasa. Okay? Lagay natin dyan. Para po, ito na lang yung grasa na gamitin natin mamaya pang grasa sa may. Kailangan po natin grasahan. Okay? Hindi na po tayo magdagdag kasi nga bago naman siya. So hindi na po tayo kailangan magdagdag ng grasa. Kunin lang po natin ito. Saglit lang po. Okay? So yun lang po muna. Pwede naman po hindi lahat. Next, hulog lang po natin to sa loob dito. Siyempre, balik natin yung needle bearing natin. So parehas yung laki, parehas yung haba. Okay? Hulog natin yung gear sa loob. Okay, so nandyan na siya. Hulog din po natin yung pangalawang gear. So nakaposisyon na po kagad kasi ito po yung posisyon niya, mayroon po ditong flat. So yung dito po sa kabila, bilog na yan, ito yung flat. So yung flat po, nandito po siya nakaharap. Okay? Okay, so yan po, nahulog ko na siya. Of course, i-guide ko ng flat screw ko yung butas. Kasi baka po mamaya hindi mag-sintro dun sa ano natin, no? Sa may butas. Okay? Oops! Lagpas. So, lagpas-lagpas po ako pag adjust ko. Okay, malapit na. So, yun. So, yan po. Sintro na natin sa butas. Para paglagay mamaya ng screw. So, napansin nyo po, marumi po yung kamay natin sa grasa. Ganun po talaga. Kaya kailangan po natin basahan para po magpunas. Okay? So, of course, balik natin yung screw. Okay? Okay, so shoot lang natin dyan. Magmanumano tayo para sigurado kung na-shoot natin yung screw sa butas niya. Okay, so yun. Para alam po natin na hindi po naligaw yung thread. Okay. So, kaya po may ganito tayo. Para dun sa pagmanumano natin. So, punas lang po muna, madulas. Okay? So, number 10 lang, number 10. Yung torque natin. Okay, so ilapat lang po muna natin. Tapos, higpit na. Okay. Okay.
So, yun na po, na-assemble na natin siya. So, malinis naman yung mga grasa na yan. Balik natin yan para pag uminit siya, kakalat lang yung sa loob. So, yun na po. Buo na yung gear natin. Okay? So, yan na sa loob. Next, balik natin yung connecting rod natin. So, may palatandaan naman tayo. Dito po yung pangalan. Ito yung gear na in-assemble natin. So, hulog lang po natin yan na sabay. Okay? Okay, tapos tulak po natin yung connecting rod natin. Para po naka-assemble na yung gear natin. Hindi na po sila maghiwalay. Okay, so kung napansin nyo po, yan po. Tinulak ko po dito para naka-assemble na sila. Hindi na sila maghiwalay na magsisit pa tayo ulit ng in-assemble natin kanina. Okay? So, of course, may mga grasa naman yan. So, wala na tayong problema dyan. Kundi, punasan ko itong labas. Okay? Para po hindi magkalat yan mamaya pagka sinarado natin yung cover niya. So, punasan po natin labas. Okay. Okay. So, yan na po. Ready na po yan. Ready na po yan. Next! So, may grasa na yan. Lahat. Ito po yung grasa na to. So, lagay natin dito sa butas. Sa may butas ng ratchet sleeve natin. Okay? Next, grasahan din po natin itong striker natin. Okay? So, of course, kung maglinis po tayo, tanggalin natin yung o-ring. Tapos, linisin. Tapos, lagyan ng grasa bago ibalik yung o-ring. Okay? So, salpak na po natin yan. Hindi po pwedeng baliktad, dapat po yung o-ring dito na side, hindi po dito sa unahan, okay? Sa likuran po siya. Okay, so nandun na siya sa loob, lagyan po natin uli ng grasa yan. Okay. So, ngayon, na-symbol na natin siya. Nalagyan na natin ng grasa, tanggalin po natin uli yung tatlong part na to. Para masalpak na natin itong tool holder natin. Okay? Okay, so yan na po siya. Nakapasok na po sa loob. Umabot na po dito. Ito yung gear natin. Ito yung tool holder natin. Okay? So, yun. Buti tumayo. Okay? So, tatayo na rin ako. Para ilagay itong tatlong part na to. Okay, so yun po, panoorin nyo lang po kung paano. Okay, so nandun na po siya sa pinakababa. So next, itong rubber. Okay, next, itong sleeve. Okay? Okay. So, buti na tumatayo siya. Siya natutumba. Okay? So, balik natin yung circlip na malaki. Ah. Okay. Nandiyan na yung circlip na malaki. Huwag ka matumba. Huwag ka matumba ka. So, kailangan na natin ibalik yan sa ilalim. Sa posisyon niya. Yung circlip na yan. Kung napansin niyo po, lumagatik. Ibig sabihin po yon, shoot na siya doon sa kanal niya.
Pero gusto natin manigurado, kaya pupukin natin konti. Hey. So, yan na siya, nabalik na natin. Lagyan na po natin ng pin na dalawa para siguradong hindi na po sila maghiwala. Okay. Okay, so yan na po, may pin na yan na dalawa. So hindi na po yan maghiwalay. Fix na po yan. Next, dahil ito nalinis na natin kanina, so yun nga po, salpak na natin, di ba? Maintenance na natin ito kanina. Okay, so yan na po, nakasalpak na siya. Okay. So, nasa sentro pa rin, no? Next, ito, of course, dapat nalinis na rin natin, naugasan na rin natin. So, nabluhan na rin natin ng compressor yan para matanggal yung mga langis-langis dyan sa loob. So, kung malinis na po ito, salpak na lang po sana tayo, no? Okay? So, yun na po, kailangan malinis na po ang mga parts natin. So, punasan na natin muna. Well, bago naman siya, hindi naman na kailangan hugasan. Okay, so, yun na po, lagay natin sa neutral ito. Okay, so, sinilik ko po sa neutral. So, yung neutral po yung sa gitna. Okay, then, salpak na natin dito sa may. Tawag ito, gear housing natin. Okay. So, ay, sorry no. So, may nakalimutan tayo. Huwag kalimutan ito. Okay. Bago nyo lagyan ng screw. So, yun. Position po, ganito lang. Okay. So, nandyan na po siya. Balik natin ulit. Okay. So, lagyan natin ng screw. Okay, so nandito po yung screw na mahaba sa likod. Yan. So, next po, manumanuhin po na muna natin, no, para hindi maligaw. Okay. Okay. Kabila. So, baka bored na kayo dyan, search muna tayo. Baka bored na kayo manood. So, pwede naman ninyo i-review ito, yung video natin. Pag halimbawa, mayroon na kayong repair na ganito. Okay? So, kung gusto nyo po, tawanan po tayo. Tawa lang talaga. So, mayroon naman po tayo niyang ganyan. Okay? So next, lagay pa natin yung dalawang screw na maliit. So ito, kahit na kamay na lang, pwede na yan. Libre naman siya. Para lang po ma-shoot na natin sa thread. Okay? So baliktarin ko siya para libre ako. So, okay. Okay. So number 10 pa rin. Okay. Okay. So ngayon po, pwede na natin i-subok kung talagang nagpa-function itong selector natin. So, dapat pre-wheeling. Okay, so pre-wheeling siya. Okay. So next, sa rotary with hammer. So, dapat matigas na siya. Okay? So, next, dito sa chipping lang. Okay?
eh. So okay, so may problema po kaya tayo o wala? Okay, so umiikot po yung armature ko. Ibig po sabihin nun, naiikot po natin siya. Okay? So next, balik na natin yung mga pin. Okay? Ito yung mga pin. Balik ko na. Okay? Okay. 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 So, dito na po yung pin natin. Next, itong sleeve. Okay? Tapos yung circlip natin na maliit. So, ito po maliit lang to kaya medyo madali lang to ibalik. Okay? Hey. So kung napansin nyo po, yun lang yung ginawa natin. Kailangan lang natin ma-secure kung pumasok sa kanal niya, no? So alalay lang po ulit ng pokpokonte. Okay. Okay, so yan po, nabalik na natin ang tama doon sa kanal niya. Next, yung rubber. Okay? So, rubber. Yan. Okay? So, next, itong spring at saka yung indexing disc niya. Or yung cleat. Okay? Okay. At saka yung lock niya, no? So, tawag dyan namin is stopping device. Or key. Okay? So, balik natin yung key niya. Balik na natin yung cover. Okay? So, balik natin yung screw. Ah! Ayan. Ayaw pa ma-screw, no? Kasi, kinakamay. Okay. So, huwag natin kamayin para ma-shoot natin. Yun. Okay. So, kahit 8 lang dito, pwede naman kasi support lang naman to na hindi siya matanggal, no? Okay. Okay, okay. So, almost done. Malapit na malapit na. So, yung sleeve uli na makapal, okay, yung rubber, okay, yung washer na makapal, okay, yung circlip na napakatigas na malaki, okay. So pahirapan na naman tayo ulit konti. Tingnan ko siya kung saan ako pwede magano, no, para hindi tayo mas mahirapan na gusto. Okay. Ah. Bumitaw pa. Yun. Okay. Buti, pumasok agad. So, ito po yung special tools natin na tube. Okay. So, para dito yun. Kung bakit may special tools tayo na tube. So, kasama nito. Okay. So, sana makita nyo. Kita naman. Okay. So, sa mga nanood na huli, thank you. At nakikita nyo yung mga techniques natin. So, matigas talaga ibalik itong circlip na to. So, ito yung kailangan natin para mabalik natin yun. Okay? So, simple. As done. Okay? Pok-pok kaising lang. Next!
yung sleeve na plastic, okay? Yung rubber cup. Okay? So done. Yo, boy. Lapit na. Almost 1 oras na tayo. Okay? So malapit na, malapit na. So yan na siya. Balik natin yung cover natin. Okay? Sana po hindi tayo nagka-problema para dire-diretso tayo mamaya pag closing. Okay, so yan na po. Nabalik ko na yung cover niya. So of course, balikan ko po ng screw yan. Okay? So taob na natin lahat para makataob na yung screw dyan. Makita nyo na. Okay? So shout out sa lahat na viewers. Lahat na Boss Fans, thank you sa support nyo sa may fanfare natin. Okay. So yun, abangan natin yung 11-11 para sa sell out ulit. Tapos abangan din natin yung opening. Okay, ni Twin Gold sa may Malolos, Bulacan. So 28 to 30, pre-service and pick-up natin tuloy-tuloy hanggang October 31. Kasi yun niya po, i-avail nyo po yun, sayang po yun. Okay, so balik na natin. Balik ko na yung mga connector, no? Or yung wire. Okay, so napakadali lang naman po gawin yung 845 natin, di ba? So matagal lang po yung paglinis. Okay? So kung napansin nyo po, halos tapos na po tayo. So next, carbon brass. Pakita ko lang sa inyo, no? Okay. So sana po makita nyo yung kabila lang po, ha. Yung kabila, hindi ko napapakita kasi medyo mahirap na po yun sa kabila. So angat lang po natin yan. Okay? So pag angat natin, pasok natin yung carbon brass natin. Okay? So yan na po siya. Hey! Sige po, baka makita nyo pa rin naman kung dito ako mag-position. Para kitang-kita nyo po talaga yung ginawa natin. Okay? So, yan na po siya. Patayo ko lang para makita ko po yung terminal na papasukan ko nitong contacts. Okay? Okay. Okay. So almost done na po tayo. Kung di, sasarado na lang natin siya. Okay. So thank you so much sa mga nanood. Okay. So salamat din sa walang sawang suporta nyo sa Bosch Power Tools Philippines. Okay. Ingat pa rin po, keep safe. Okay. So kukuha lang po ako ng talim, no, para talagang masubok natin bago natin i-close yung session natin.
Okay, so nainip po kayo. Naghantay, pinantay ko kayo. Okay? So hindi naman po, di ba? So kumuha lang po ako ng talim na plat para at least alam natin kung talagang na balik natin na tama. Okay? So of course, pwede po natin i-testing yung mechanical niya uli through kamay lang bago natin saksak. Adjust ko muna yung camera ko na konti na para makita nyo sa taas. Yan. Okay. Okay. Okay, sumasalpak. Kailangan po maikot natin itong drill natin konti. Ay, so hindi nga pala po kay naka-drilling pala. So punta po tayo sa neutral. Tapos ikot po natin. Okay? So yun po. Yan po, naikot natin, okay? So, yan po siya. So, of course, salpak lang po muna natin para matesting natin siya. So, siyempre, saksak na natin sa saksakan natin para matesting natin yung panda. Okay. So, number one lang yung speed ko muna. Okay, so far, umanda, salamat. Tumutuloy natin. Lipat natin sa rotary with chipping, okay? So, pwede po natin testing yan. So, umiikot po. Hindi natin mapigilan. Next, punta pa tayo sa chipping. Okay, sa chipping action. Perfect yung 3PM habit natin ngayon. Nice. Diba? So nakita nyo, sakto lang. Lumagpas lang tayo mga 5 minutes. So naka-overtime tayo ng 5 minutes sa last race natin. 3PM habit to 4. Okay? So again, thank you sa viewers. Thank you sa mga nanood. And hindi ko na kailangan ulitin. Yun lang. Shout out na lang sa inyo lahat. Okay? So see you on another Friday. Thank you so much. Bye. Yun nga, nandyan pa rin naman kayo. So, clap na lang. Okay? Tingnan ko kung gumagana pa rin, oh. Check lang, check. Okay, so gumagana. Okay, so bye-bye. Thank you so much.